campaign ng short course about the cardiovascular health. Kasi, lalo na ngayong Pasko, medyo papalaban po tayo sa mga kainan and everything, alright? But just to give you a thorough explanation, ito yung mga products natin sa USANA, minsan may mga nalilito. Sometimes they thought that this is preventive or sometimes they thought it is curative. But nonetheless, aside from being preventive, this is actually a good means for us to make sure na de-delay natin yung mga cardiovascular diseases na possible na magkaroon tayo. Minsan, nakakote lang siya na therapeutic kasi there are some doctors who would add what we call non-pharmacological intervention. Ano ba yung non-pharmacological intervention? Aside sa gamot, kinakailangan bigyan ng maraming mga supplements or mga specific na supplements para bumilis yung recovery ng patient. So, just to give you an idea, sa Department of Health, alright, although 2009 pa to, somehow 6 years ago, isa talaga sa leading cause of death talaga ng mga Pilipino is actually heart disease. And heart disease could be different things. It could be dahil sa heart mismo, sa valve mismo, sa blood flow mismo. Pero kadalasan, isa sa mga problem na nare-relate natin sa disease ng heart is actually cholesterol problem. So itong pag-uusapan natin, 3 products, may mga significant siyang pwedeng gawin na pwede natin itulong or i-share sa ating mga kakilala. So based on certain studies, although American data ito, 800,000 Americans die because of heart disease. And ano ba yung mga risk factors ba tayo nagkakaroon ng heart disease? I know it's very elementary, we know all of this already. But most probably some people are unaware na iba-iba ang pain tolerance natin. Ano pain tolerance? May mga tao na nakagat lang ng langgam parang akala mo tinuli na sa sobrang sakit, di ba? So, like sa hypertension, there's some people na feeling nila pag floating yung pakiramdam, ay baka gutom lang ako, baka kulang ako sa iron. Pero yun pala, mataas na yung blood pressure. So, ano po yung ating sinasabi? Specifically sa mga kababaihan, lalo na kapag nanganak ka na, alright? Dapat minamonitor talaga yung blood pressure at sinecheck talaga ang blood pressure. Or nonetheless, whether magkaanak o hindi, babae at lalaki, at the age of 25, dapat may constant monitoring na tayo ng blood pressure. Lalo na kung pakiramdam mo at based on data, ay medyo mas bumibigat ka than your normal weight. So di ba meron tayong tinatag na body mass index? Ikaw compare dito yung height mo at yung weight mo. And if some people are unaware, alright, when we go a little bit overweight, it's about time for us to actually check, alright, certain issues such as our blood pressure, our blood cholesterol, even the blood sugar, alright? And most probably for some people that are unaware, as long as ikaw ay acquainted sa smoking, kailangan talagang monitor ang blood pressure. Bakit? Because smoking has a direct effect with the endothelial cells. Kanina na-discuss to ni Dr. Brian Dixon, di ba po ito yung ating ugat, dito nagpo-flow yung dugo. Itong mga endothelial cells, ito yung kumbaga coating ng iyong mga ugat para hindi siya pumutok. And when you are smoking, because of the presence of nicotine, nagiging brittle siya. And pag naging brittle siya, anytime, pwede siya magkaroon ng leak. And pag nagka-leak siya, pwede magkaroon ng hemorrhage, pwede magkaroon ng problem. And sometimes, hindi humaganda nag-hemorrhage. Okay, bakit? Kasi nadidistract yung blood flow and sometimes nagkaka-problem tayo like stroke and the others or even heart attack. And then, typically, alam naman natin, ang healthy diet can be a very hazardous thing for our heart and then physical inactivity. Sabi nga ng bagong food pyramid, di ba? Ang karapatan ng kumain ay nakabase sa iyong physical activity. So, kung ikay nakaupo lang 8 hours sa iyong trabaho, wala kang karapatan mag-buffet. Okay? Kaso, ang Christmas party na iba, buffet eh, di ba? Why? Kasi, ideally, you're supposed to burn the amount of food that you are eating. Eh, ma'am, okay lang, bukas naman, magpa-fundran ako eh. Ang katawan po natin, hindi po yan yung parang savings bank na huwag mong gasusin ngayon, bukas may pera ka. Yung mga taba po natin, hindi natin magagamit ngayon, maiipon po yan. Yung mga pagkain pong inipon natin ngayon, or hindi, baka kailangan ko ng energy bukas, masustore po yan as fats in the body. And hindi naman sa sinasabi natin bad ang fats, pero there are certain fats that turn into bad cholesterol. Ang tawag natin doon sa bad cholesterol na yun is LDL. Ang tawag po dyan ay low density lipoprotein, right? Don't get me wrong, hindi naman lahat ng cholesterol masama. Hindi naman lahat ng fats masama. Actually, merong good fat. Ang tawag dyan is HDL. High density lipoprotein. Okay? Ma'am, what's the difference of these two, alright? These are actually quality cholesterols that we produce, right? Ideally, based on our diet, ideally, sa mga kinakain natin. But the problem is, when we have so much of the LDL,
they tend to actually club or they tend to actually form a group, alright? Or kung bakit na tawag natin na nagkoconglomerate sila sa isang part ng katawan. Anong ibig sabihin nun? Namumuo sila, tapos dahil low density sila, dahil mabigat sila, tumatambay sila sa mga ugat mo. So, ang nangyayari, let's say an example for this picture. Kung itong LDL na to, okay, imagine natin, kung lari makapal na siya. 2 years, kumapal pa yan ang kumapal. Medyo laging masarap yung ulam mo since birth. Kumapal ng kumapal, kumapal ng kumapal. Okay? Ano yung possible na mangyari? Nahihinder yung blood flow. Ladies and gentlemen, ano kung mahinder ang blood flow? Pag nahinder ang blood flow, the tendency is kung ano yung part na hindi madaluyan ng dugo, namamatay yan. And pag namatay po yan, pwede yung pumotok, pwede yung mag-rupture, pwede po tayo magkaroon ng tinatawag na kung sa puso, heart attack or cardiac arrest. Kung ito namang sitwasyon na to, nangyari ito sa brain, ang tawag doon, stroke. Okay? So kung sa brain, stroke, kung sa heart, cardiac arrest. Malinaw po? So ano po yung purpose ba natin talagang eager na i-share ni Sana? Hindi naman siya yung gamot na iiwas nito. Pero ano yung gagawin ng USANA? Particularly yung ating pong fish oil, yung grape seed, yung coquinone, alright? What do? They increase the HDL. Ano ba yung HDL? This is a good cholesterol. Since magaan siya, free-flowing siya, lulutang-lutang siya, at pwede niyang banggain yung mga bad cholesterol at i-convert it into energy. For some people, they're unaware, kahit po yung mga kinakain natin like salmon, yung mga good quality nuts, they have the capacity to increase our HDL. Pero kadalasan, lalo na kung may issues ka lang ng rayuma, eh, hindi na pwedeng laging nagnanats, hindi na pwedeng laging nag-fish, uric acid naman ang problema. So, kaya po ginawa ang supplementation. So far, nakakahabol ba? Yes. So, let's talk about our first product we call is the Coquinone or the coenzyme Q10. So, isa sa mga leading effects ng coenzyme Q10 is it gives the cell certain energy so that it could function. And ano ba yung mga cells na nagre-require ng coenzyme Q10? Okay, so ang mga cells na nagre-require ng coenzyme Q10 ay ang brain, ang heart, ang liver, at ang kidney. Kung may mga kakilala po kayo, like for example, nagpupuyat, may mga kakilala po kayo na ang work is graveyard shift, ang talagang unang-unang nasisira sa ating katawan ay ang brain. And then sumusunod dyan ang heart, sumusunod dyan ang kidney at ang liver. Kaya I tell you, ang dami ng mga call center agents ang nag-time freedom na lang sa USANA. Kasi baka mamaya yung retirement nila, pang gamot na lang nila in the future. Kasi pag nasira yung body clock, medyo malaking problema talaga siya. Pero yung mga humahataw, nagpupuyat din eh, di ba? So huwag naman po, may tulog-tulog din pag may time. So if you happen to have like work-related conditions wherein highly stress ka, itong apat na organ na to, they would require more energy than the usual. And what's the problem kung kulang sila ng energy source? Ang mga typical na nakikita natin is nag-enlarge sila or nag-inflame sila. So, typically on our diet, we would need what we call the CoQ10 or coenzyme Q10. So, sabi nga po dito, they are predominant and found where? In our mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Anong ginagawa nila? Just for summary, it helps generate energy and of course, increase antioxidant in our body. Dahil function ng brain, function ng kidney, ang liver, at ang ating heart, syempre, maraming free radicals na nagagawa yan. So, ano yung ginagawa natin to balance or yung tinatawag natin neutralize? Okay? How do? We neutralize it with antioxidant. So, review ko lang kayo ng konti, di ba? Meron tayong mga tinatawag na free radicals. Sa lahat ng libre, ito yung mga hindi masaya. Bakit? Kasi free radicals causes what? Premature death. Okay? Ano pong ibig sabihin ng premature death? Ginagawa na po is pinapahina niya yung cells natin. Alam ko naman na alam niyo yung process, yung tinatawag na oxidative stress, di ba? And pagka ikaw, laging may oxidative stress yung mga cells mo, namamatay siya, nag-age siya. So ano yung pambalanse para maiwasan yung oxidative stress? We give antioxidant. Ano yung ginagawa ng antioxidant? It neutralizes the free radicals. So, para mas madaling ma-memorize, yung cells mo, pwede yung magkaroon ng tinatawag na free radicals. Saan nga galing ang free radicals? Stress, pollution, and the others. At pag maraming free radicals, pwede magkaroon ng premature death.
Eh ma'am, paano pagka nagkaroon ng premature death yung cells ko, patay ba sila agad? Hindi naman sila patay. Pero bumibilis lang yung tinatawag na aging. Okay? But here's the good news. Yung aging na yan, yung premature death na yan, pwede mo yung man-neutralize. Ano yung kailangan mo idagdag sa diet? Antioxidant. Ma'am, saan ko makukuha yung antioxidant? Fruits and vegetables. Eh, hindi ko na pala kailangan ng yusana eh. Wait. You don't eat fruits and vegetables every day. Alright? Just to give you an example, yes, coenzyme cutin is an antioxidant. Kung kukunin mo yan sa itlog, 0.10 mg, ang pwede mo makuha. Pero ilang kailangan mo sa araw-araw? 300. Usually 30 pa nga eh. Kaya minimum 30. So kung i-compute mo, medyo maraming itlog kang kakainin. So, why do we need to tell you this? Some people think that antioxidants are just mga pang-social or something, but this is actually very important to help protect the organs in the body. So, tatandaan nyo, sinong target natin pag Coquinone? Target natin yung mga tao na graveyard shift. Target natin yung mga tao talagang stressful ang work. Why? Kasi ang mga napapagod talaga dyan, brain, heart, liver, and kidney. Eh, ma, paano kung dinadialysis na, may liver cirrhosis na? Of course, may mga certain tayong restrictions na dapat malaman. Alright? But just to be generally safe, kung sila ay may iniinom na gamot, just make sure na meron lang at least 1 hour intervention or difference. Para hindi naman nagkakaroon ng interaction. Mamamamatay ba sila pag nag-interact? Hindi naman. Minsan lang talaga bumababa yung effect ng gamot. Eh ayaw naman natin mangyari yun. So, for better effect, okay, pwede po natin bigyan yun ng coenzyme cutin or ng Coquinone, and then what do? We have at least 1 hour difference. Marino po? Yes. So, pagkausapang Coquinone, anong laging iisipin? Anong mga organs na pwedeng tulungan? Brain, heart, liver, and kidney. Yeah, very good. So, what is coenzyme cutin? Okay, so ito po ang mag-aralian rocket science, okay? Coenzyme cutin is made in the liver naturally. Tayo ay gumagawa niyan. Alright, and sa bawang paggawa natin ng coenzyme cutin, meron din tayong isang kinagawa. Okay, ano po tawag ng cholesterol? So, para mas ma-appreciate ninyo, sa lahat ng kinakain natin na protein, fats, and other, di ba may napoproduce tayong cholesterol? Okay? Yung katawan natin, like what I said a while ago, we naturally produce coenzyme cutin. Ano pong tawag doon? Ubiquinone. Baka minsan, meron po kayong mga doktor na makausap, o kaya mga scientist na makausap, ayoko ng coenzyme cutin kasi gusto ko ubiquinone lang. Okay, so ubiquinone, you naturally produce that. Something that you get from supplement, hindi na po ubiquinone ang tawag. Ang tawag na coenzyme cutin. Paliwanag po? So, somehow, parehas sila, yun nga lang yung ubiquinone, gawa mo talaga. Hindi mo pwedeng mag-produce kasi bibigay mo sa kaibigan mo, di ba? So, ano ang gagawin mo? Re-refillan mo siya ng coenzyme cutin. So, just to make the picture simple, siyempre, like what I said, gumagawa kang cholesterol. Pero minsan naminin natin, kumakain din tayo ng maraming cholesterol. So, sa pagkain mo ng maraming cholesterol, pag tumaas yung cholesterol mo, bibigyan ka ng doktor ng pampababa ng cholesterol. Tama? Ang tawag natin dyan is statins. Okay? Sorry, medyo gagawin ko kung medyo ma-science, pero ma-figure out nyo rin ito mamaya. So, yung mga doktor, bibigyan tayo ng statins. Okay, ang main purpose is, i-stop ang cholesterol. I-stop din ang absorption ng cholesterol. Good ba yun? Good yun. Kasi kung hindi mo isa-stop yung production ng cholesterol, pwede kang magkaroon ng clot formation. But just to give you an idea, each time you stop the cholesterol, you are also stopping your natural production of ubiquinone. So ano po yung nasasabi ko dito? Ang nasasabi ko dito is, kung ikaw may kakilala ka ng i-statin, napakaganda, nabigyan mo rin siya ng coenzyme cutin. Why? Kasi kadalasan, yung mga nabibigyan ng statins, isa sa mga nakikita nating effect sa kanila, matamlay sila. Eventually, nagiging overweight sila. Bakit? Kasi kahit anong exercise din, napagod yung katawan. Try nyo na bang i-push yung sarili nyo mag-workout? Yung nasa gym ka na, pero walang pawis, pero pang tamad na tamad ka? It could be because mababa yung coenzyme cutin mo, that's why you experience that. So, para ma-manage lalo yung kanilang condition, hindi lalong lumala yung kanilang mga heart condition, your body should have sufficient energy. And if you cannot produce it because you're taking statins, refill mo. So, saan ka kukuha ng supplemental ubiquinone? Coenzyme cutin. So, bigyan ko lang kayo ng konting trivia sa pharmacy. Ang statins ay also known as HMG-CoA reductase inhibitor. Ibig sabihin ng inhibitor, sa stop niya. Naturally,
Si Asian Chico A reductase, gagawa yan ng dalawang anak, cholesterol at ubiquinone. Pag nag-i-statin ka, titigil natin yung drama niya, i-inhibit natin. Kaya ang tawag is HMG-CoA inhibitor. So may mga inhibitor ba kayo sa buhay? Ayan. So pagka ano, pwede na gamitin yung term na inhibitor. But nonetheless, coenzyme Q10 is really beneficial for those who are even taking statins. Nagigets mo yung picture? So, ito yung mga possible sakit. Okay, mamili ka na lang kung ikaw ay may deficiency sa coenzyme Q10. Hindi ko sinasabing gamot ang ating product, but usually, ang common denominator ng mga sakit na ito is they actually lack coenzyme Q10. And sometimes, there are even medications that stop you from making your own coenzyme Q10. So, what do you need to do? Refill it. Kaya matalino si Dr. Rince, bakit? Nilagay niya yung coquinone or yung coenzyme Q10 sa essentials kasi relevant siya sa katawan. Kailangan natin siya para ma-prevent ang mga sakit na ito. Lalo na kung, for example, ang trabaho mo sa construction. Siyempre, iba yung mga amoy doon. Hindi naman yung amoy ng construction worker. I mean, yung mga amoy ng mga bakal, amoy ng mga semento, apo, ganyan, everything. So you really have to protect your body. Okay? So, coenzyme Q10, we have two versions. In the Philippines so far, we only have the coenzyme Q10 30, alright? And not only that, hindi lang siya may coenzyme Q10, meron pa siyang alpha-lipoic acid. So, ano ba yung nagagawa ng alpha-lipoic acid? Okay? It attacks waste product and help recycle other antioxidants, particularly yung coenzyme Q10. Okay, so, ito po, hindi ko naman to papakita para lang gawin or gawin yung basis na, ay, gamuto sa ganyan, but just to show you, ang coenzyme Q10, wala pang isa na ginagamit na yan ng science. Particularly sa Parkinson's disease, okay? It's a neurological condition. Hindi naman yan bukas may Parkinson's ka na. Usually, mga elderly ang naapektuhan yan. Alright? Isa sa nakikita nilang good intervention based on maraming studies is that nakakatulong ang coenzyme Q10. Yun nga lang, sa mga treatment na to, ang ginamit, 300 mg, 600, 1,200. So kung ipipilit mo yung coquinone, baka busog na sila. Kasi ilan yung, di ba 30 mg lang, so 10 capsule, baka mabusog sila. So tanong muna na sa doctor kung pwedeng i-shift sa 100 mg natin. But nonetheless, sa case ng Parkinson's disease, anong sabi dito? Improve functional symptoms. Ano pang sinabi? Nung binigyan ng coenzyme Q10 360 mg for 4 weeks, improve visual symptoms. Ano pang sinabi? Yung mga tao na may Hodgkin's disease, okay? Nagkaroon sila ng ano, improve sa kanilang mga nerve levels and nerve activity. So, ano po yung gusto kong paliwanag dito? Kung may constant stock ka ng coenzyme Q10 sa system mo, you can actually prevent these degenerative health conditions from coming. Pero syempre, kailangan yung lifestyle din natin, ayusin din natin. Kasi kahit anong ganda ng supplement, kung yung lifestyle natin di maayos, it defeats the purpose. So, this is also one study, 2014 ito, alright? Mitochondrial dysfunction in obesity. Karamihan ng mga medyo pumapalpak ang pagpapabayan is usually dahil kulang ng energy ng cells, okay? Sa mga dati kumate ng training ko, I think you've seen me before, right? My previous weight. Alright? Sa pagpapapayat po, isa sa crucial para pumayat ay exercise talaga. At kung kulang ka sa energy, kahit ang dami mong motivation dyan, mahirap. So naturally, you have to add coenzyme Q10 in your diet. Mahirap tumakbo ng talagang pipilitin mo. I've experienced in my 1 year and 4 months of exercising every day, may mga araw talagang gusto ng utak, ayaw ng katawan. Bakit? Kasi matakbo ka lang, parang yung puso mo, mahihilo ka na and all. And more than eating chocolate or more than eating anything, you need to have constant energy source. Naturally, where can you get that? Coenzyme Q10. Kaya nga, di ba, ano yung mga turo pag nagpa-fun run? Okay? Pwede kang kumain ng itlog. Okay? Pero wag itlog ng pugo. Bakit? Kasi ang itlog ng pugo, masyadong mataas ang cholesterol. Konti ang coenzyme Q10. Right? So, ano pa? Kapag kayo kayo mag-run, aside from banana, yung egg nga, again, like what I said, bakit? Kasi may coenzyme Q10 siya. Eh kaso yun nga, ilan ang makukuha mo sa isang itlog? 0.10 mg. Eh kung 10K, ang kailangan mong takbuhin, 21K. Ano yung puro itlog ka na lang? Masuka ka na, di ba? So you might need something that could be an alternative. You get it from supplement. So even athletes, they take coenzyme Q10. Okay, so good, more than good energy source. Okay, so before I move with our Biomega, I'd like you to watch this video. Para mas ma-appreciate natin yung summary ng coenzyme Q10.
Let's watch. This is a step. Pretty simple, right? But you'd be amazed by how much energy and power this one cell requires to function. And it takes billions of these hard-working cells just to keep your heart pumping each and every day. In fact, because the very fabric of your entire body is made up of trillions of power-hungry cells, it's easy to see why maintaining proper cellular energy is so important. That's why your body produces coenzyme Q10, a vitamin-like substance critical for generating the energy your cells need. But as you age, your production and absorption of CoQ10 naturally declines and may further decline with the use of some statin drugs or if your diet doesn't include meats or seafood. Over time, low levels of cellular energy can be detrimental to your overall health, including your heart, liver, and brain. That's why you need USANA's Coquinone 30, a highly absorbable CoQ10 supplement to power your cells and help you feel youthful, healthy, and energized. Coquinone 30 is delivered in one convenient softgel capsule and is clinically shown to optimize delivery of CoQ10 to the bloodstream. Not only that, Coquinone 30 outshines the competition by including alpha-lipoic acid, a super antioxidant that helps support healthy function of the mitochondria, the power plants within each cell. Used with CoQ10, alpha-lipoic acid helps to revitalize your cells and keep you feeling young at heart. USANA's Coquinone 30, the most convenient, most effective way to support your body's cellular energy production. So join the millions of people around the world, including over 700 elite athletes who have trusted their health to the worldwide leader in personalized nutrition. USANA, your health, your life, your way. Before we move on with our second product, yung Biomega, review lang tayo ng mabilis. Pag pinag-uusapan ng coenzyme Q10 or Coquinone, it's actually energy for the cells. Ano yung apat na organ na talagang in demand nito? Brain, heart, liver, kidney. Okay, so something naman na specifically connected din sa heart, pero sa cholesterol, pwede dito yung tinatawag natin Biomega. Okay, ano ba yung meron sa Biomega? It contains fatty acid. Hindi naman lahat ng fats ay bad. Actually, may mga fats na good, right? Fats could be saturated or unsaturated, right? So, usually, we would need specific number of fats, but particularly, ang tawag dapat is unsaturated. So, yung mga nakukuha natin sa fried na french fries, fried na ganito, yung mga masasarap talaga mga fried, the saturated fats. There are some people who are unaware, sometimes they would use olive oil to fry foods. Ang olive oil po, pag na-subject na yan sa high temperature, saturated fat na rin po ang mabibigay niyan. So, ang olive oil po ay pang-garnish lamang, pero never dapat siyang sinasubject sa heat. Pag nalagyan na ng heat yan, paresa rin siya ng mga cooking oil ninyo. So, nagsasayang ka lang ng pera. Minuulan na lang dapat yung ginamit mo. Diba? So, saturated fats could be mono or could be polysaturated. So, ibig sabihin ng mono, nanggaling lang sa isang particular na pinanggalingan, it could be a prutas, a gulay, alright? Then yung poly, nanggaling siya particularly sa mga fishes, alright? That is coming from protein, alright? So, yung ating pong Biomega, galing siya sa deep sea fishes. Siya ay very good example ng poly and saturated. Okay? So, ano yung advantage? Okay, yung Biomega natin, dahil siya ay galing sa fatty acid, meron siyang napoproduce na dalawang type of fatty acid. Yung tinatawag na EPA at yung tinatawag na DHA. So in summary, ang nagagawa ng EPA is ini-increase niya yung HDL. Naalala niyo yung kwento ko kanina, ano yung HDL? High density. High density means magaan. Okay? Sobrang gaan niya, langoy lang siya ng langoy, pwede niyang pangkain. Yung mga LDL, kung meron ng mga LDL, at pag na-break ngayon, it will convert it into energy. Tapos, meron din siya yung tinatawag natin na effect para ma-stabilize yung blood pressure, ma-stabilize din at ma-prevent din yung pagiging hard ng mga arteries at ng mga ugat. So, kumbaga, meron siyang tinatawag natin na heart relaxing effect.
So, meron kang kakilala, like for example, for a long time, medyo sedentary yung lifestyle. O kaya may kakilala ka na yung work requirement na nakaupo for a long time. Like for example, accountant. Pasensya na po kung may accountant ha. Nag-serve ko lang yung accountant kasi namin, simula alas 7 hanggang kinabukasan, nakaupo lang. Kapag ka lagi kang naka-isang position lang, hindi talaga magiging maganda yung blood flow mo. So, this could be a good additional product that we could consider. Alright? So, ano yung effect niya? Dahil ini-stabilize niya yung blood pressure na pa-prevent po na maging brittle or matigas or mabilis mag-break yung ating mga arteries and veins. So, together with the EPA, meron pa siya yung tinatawag na DHA. So, ito naman, although yung adults hindi masyado nag-benefit nito, pero ang DHA ay very important for brain development. So, kung kay breastfeeding mother, sulit na sulit ka dito. Kasi you get the EPA for your heart, the baby gets the DHA for the brain development. So, yung mga lactum po ng mga anak niyo, huwag niyo pong inumin yan. Yung DHA, hindi niyo pong magagamit yan. Okay, paubayan niyo na po sa bata. But nonetheless, ang fish oil has an effect for improve na, kumbaga, conception ng bata para mas maganda yung brain development niya. And then for lactation, na-increase po yung milk production niya because of the fatty acid origin at nakakatulog na ma-increase yung breast milk. And then, ang maganda pa dito, pag maraming DHA ang baby, nape-prevent po yung tinatawag nating spina bifida. Okay, ano yung spina bifida? May mga bata pong napapanganak na bukas yung spinal column. And minsan po, ang tendency, mga 3 hours lang namamatay na sila. So, para hindi magkaroon ng underproduction or underdevelopment, usually fish oil is given. So, kung may kakilala kang pregnant, you can ask the OB-gynecology na madagdagan ang diet ng buntis ng ganitong intervention. Okay, so, naturally, ang ating pong mga fish oil ay hindi yung nakukuha sa kung saan-saan lang. So, let me give you this day para dun ma-realize ninyo, lalo na ngayon yung mga maghahanda ng mga babangus belly, tilapia all the way, ano yung tilapia lang naman, okay? Ang fish oil po ay nakukuha lang sa deep sea fishes. Like, pasensya na po, love ko rin po ang bangus. Pero ang bangus, maiba lang yung temperature, di ba? Pumupunta na kung saan-saan. Diba? Tatanong pa sila sa dagat, napakadaling kunin. So, you only get the fish oil from deep sea fishes. Where's that? That's the salmon, the anchovies, yung talagang langoy ng todo-todo. Okay? Paano nakukuha yung fish oil? Itong mga fishes na marunong lumangoy ng super lalim, okay? They develop what you call the antifreeze. So, kaya din minsan, di ba, hindi ka magtataka, bakit sa mga, may mga isda na nasa Antarctica, ba't buhay sila? Okay? Ano ba yung meron sila na hindi sila namamatay? You call that the antifreeze. Okay? And that antifreeze, mako-convert yan to omega-3 fatty acid at ine-extract natin yan at nakukuha natin through fish oil. So, ma'am, paano ba nakukuha yung fish oil sa isda? So, let me just give you an idea. Hindi po natin sila yung minamasaker lahat, alright? So, may hahanguin tayong mga isda, ina-drying process yan, i-extract natin yung oil nila. So, pag na-extract yung oil, yung laman, ginagawang ulam, pupunta sa mga sardinasan, and the others. So, hindi po tayo yung mga nag-iiwan ng mga seal, ng mga sea lion, tapos kukunin lang yung oil, hindi po. We get the fish, sinahango sila, okay? At syempre, ginugrow din natin sila para may refill naman, may kapalit naman. And we get the fish oil from that. Okay, so, itong anti-freeze na ito, kung wala ito, the fish would freeze, right? And this anti-freeze can actually help our blood vessel become sustainable and become flexible. So, dito sa fish oil, I don't know, siguro kung mahilig kayo mag-YouTube, nakakanood kayo ng mga styrofoam video. Okay, yung styrofoam video, yung nilagay na yung fish oil, tapos yung styrofoam natunaw, di ba? Pero oh, tingnan mo yung mga barang sa puso, matutunaw din yan. Okay, so, pasensya na po, hindi po sa babasagin ko po yung treatment nyo. Pero ito pong styrofoam test ay hindi po makakumpara sa ating cardiovascular system. Iba po ang formation ng styro sa ating puso. Magkaiba po sila. By the virtue of science, ang styrene na laman ng styrofoam ay may reaction talaga sa fatty acid kaya siya natutunaw. So kahit anong tatak pa yan, squalene pa yan, usana ba yan, kung ano-anong tatak yan, natutunaw talaga yung styro. So wag po natin yung gagawin kasi pag may kausap tayong doktor, natawanan tayo. Diba? Kasi minsan may mga nakakausap ako na, alam mo po, naku, nasama nung doktor na yun, napahiya po ako. Mula daw pong kwenta yung styrofoam test, wala po talagang kwenta. You cannot compare the styrofoam with your heart. It's different thing. Marina po? So, usually, ano yung ginagawa ng usana? Kaya tayo nag-effort ng mga clinical studies. Kaya din ang ating pong effort din, kung meron kayong re-recommendahan ng usana, hinihingi mo na natin yung lab test. Para pag iniinom na nila yung usana, after a year, check mo yung lab test, i-compare mo. At doon nakikita ang usana difference. So,
So, what about fish oil supplement? So, fish oil is ready-made and it's a good source of EPA and PHA. It has a natural anti-inflammatory effect. Alright? So, ano ba yung mga nagagawa niya? It's very good for the brain because ang food ng brain is DHA and EPA. So, mga kapatiran kung nagpapapayat, di ba usually, hindi tayo kumakain lagi ng marami. Di ba? And isa sa mga inaalis natin sa dieta natin ay fats. But don't you know, isa sa mga pagkain ng utak ay fats. So, kung kulang ka ng fat sa system, ang payat mo nga, pero pag tinanong ka, where do you live? Yeah, what's your name? Yeah. Diba? So, napaganda na payat ka na, medyo bright ka pa. Diba? So, isa sa mga very good alternative kung hindi ka talaga makakakain ng fats kasi gusto mo nga iwasan yung temptation is you should have an alternative source of Biomega or free fatty acid. Kaya dyan malaki ang bentahan ng Century Tuna, di ba? Kasi aside from the protein na nakukom sa tuna, may omega-3 siya. Pero pag kinumpit mo yung omega-3 niya, bitin eh. Kailangan natin at least 1,000 to 2,000 IU eh. Kaya kailangan talaga ng Biomega. Minsan yung mga kaibigan ko, ang mahal-mahal naman kasi. Pero priceless po, yung makita mo yung transformation sa katawan mo. Ako po personally, napakasarap po sa pusong mamigay ng malalaking mga damit. Kasi matagal ko na pong pinangarap na, kasi parang for the longest time, I've been wearing 3XL, 4XL, di ba? Minsan nga may 6XL pa sa SM, yung mapanakit na talaga, ma'am, 6X ka po, 6X talaga. So, ngayon po, napakasarap na mabalik sa XL, di ba? So, the bottom line there is, health is so important. Kung medyo kayo, isip mo ang mahal ng products, 6X. Just see the transformation. I believe mas okay pang magbayad ng supplement kaysa magbayad ka ng maintenance mo kung magkaka-heart disease ka. Yes. So, might as well, prevention is better. So, it has an anti-inflammatory action, alright? Particularly para laging kondisyon ang heart mo at ang mga ugat mo and other parts of the body. So, anything that concerns about all the body organs, para sila ay in sync, para sila ay kalmado, sila ay hindi namamaga, we give Biomega. Minsan may mga nagtatanong sa akin, ma'am, medyo may extra budget siya, naghahanap siya ng additional na optimizer, ano bang pwede, alright? Typically, I say Hepacil. Pero kung medyo okay naman siya, alright, pwede sa kanya ang Biomega. Almost all of us could actually take Biomega, even those who have kidney malfunction. Kasi ang maganda sa fish oil, siya ay na-excrete via ihi, via pawis, via luha. Alright, hindi kagaya ng iba na kailangan ihi talaga. So anything about inflammation, anything about maintaining your health, your brain function, focus, this is a good thing. May mga nagsasabi, uy, mamala mo, nakakapasa doon sila sa board exam dahil sa Biomega. So syempre nag-aral sila, di ba? Pero what makes you focus? Your brain has sufficient food. Okay? Kaya more than yung mga supplement na nakakatalino daw, nakaka-enhance ng memory, I believe, alright, that it's practice and focus that will keep you going. Paano pagpapapayat, di ba? Typically, kahit na may supplement ka, kung di ka naman talaga nagsisikap na magpapayat, di ba, hindi ka papayat. So, sa mga nag-board exams, kung may kliyente man kayong ganyan, this is a good thing kasi this will keep their focus but they really have to study. Kasi baka may pari-fan sa'yo, eh. Oh, bumili ako ng 3PC na kung may mega, ba't bagsak ako? So, aral-aral din pag may time. hindi biro ang board exam, I tell you. Nalala ko nung nag-board exam ako, parang nakalbo ako for quite some time. Kasi for 3 months, yun yung sistema mo, gigising, magdadasal, mag-aaral, maliligo. Minsan, pag di pa tapos yung pag-aaral, yung ligo, siskip mo na bukas na lang, aral pa rin, diba? So, you would need something to help the brain. Okay, then also heart health, it's very good. Like what I said, increases the HDL. And then for eye health, omega-3 has been linked para mabawasan yung macular degeneration. So, kung medyo walang budget for VisionX, alright, para tuhog-tuhog na rin lahat, maganda na sa heart, sa brain, sa eyes, we can give Biomega. So, yung mga nagbubuntis, yung mga pregnant, para din maganda yung quality ng sight ni baby, this is a good product to consider. Karamihan ng mga eyesight problems ng mga pinagbubuntis na bata is kulang ng fatty acid. Ay, hindi kasi tatay niya malabo talaga mata. Eh, syempre, the body will be dictated by the amount of nutrient you take in. So, kailangan mayroon free fatty acid. And then, pregnancy and breastfeeding, it's very much needed for the growing demands of the baby. And then, bago pa man dumating yung Palmetto Plus, isa talaga sa nakakatulong para maiwasan yung pamamaga ng prostate is the Biomega. So, kung may kakilala kayo may mga prostate conditions, prostate problems, I would highly suggest magandang kombinasyon ang Palmetto Plus at ang Biomega. Alright? And then, for cell aging, para maiwasan yung mabilis na pag-age ng cell,
fish oil is also very important kasi siya ay antioxidant na rin na nagpe-prevent ng free radicals. Okay? So, ngayon medyo konti na lang mga nagbibiro na hulaan mo yung edad ko. Diba? Kasi nag-aaway after eh. 45? Hulaan, 25 lang. So, it's much good thing. Dapat ang ating edad ay kagaya din sa ating picture. So, this is a good thing to consider. And then, another, joint health. So, kung medyo talagang heavyweight, syempre nagpapapayat tayo, kailangan tumakbo. Something to protect our joints is aside from glucosamine, we should also have the fish oil. Kaya tell you, total talaga siya. Kung may favoritism ako sa optimizers, it's really Biomega. Kasi all-in na siya. Alright? Then also, skin inflammation, allergy, alright? If you have been attending my Biomega Junior Training, so na-discuss ko dito yung issue ng hygiene hypothesis. Ano yung hygiene hypothesis? Isa sa mga theory nila, kaya mataas ang incidence ng asthma at ng skin asthma, is marami daw po kasing may skin asthma at asthma na napanganak ng cesarean. So, anong connect, Ma'am Jen? So, mamaya kukunin ko yung sa fish oil. Sabi dun sa hygiene theory, pag ikaw daw napanganak ka through cesarean, ang tendency, mababa yung immune system mo. Bakit? Kasi di ba naturally kapag ka pinanganak ka ng trupo kingking, di ba? Kahit anong linis ng doktor dyan, may bakterya yung ari ng mama mo. So yung katawan mo, dahil na-expose siya sa bakterya, nakapag-ready siya ng immune response. So kahit palaruin mo yun sa dagat ng basura, paikutin mo kung saan-saan, hindi siya aasma, hindi siya magkakaroon ng skin diseases. Pero yung mga batang cesarean, bago biyakin yun siya ng nanay, di ba? Pinaliguan mo na yan ng betadine para sobrang linis. So the baby was never exposed to any type of bacteria. It was so sterile. So nung hinalikan ng tatay, na may mga bungot-bungot, so syempre pag ganun sa balat ng baby, nangatay na yung katawan, di na alam ng baby, anong gagawin ko? So what they see is as much as possible. Kung mga nganak ka, okay? Dapat piniting mag-normal. Hindi mo naman pwedeng pagkasisaryan, batuhin mo ng bacteria. Syempre hindi, kailangan normal. Diba? So isa sa intervention nila, in relation to that story, aminin na natin, kung may pang-cesarean ka, eh kung gusto mong painless, o kaya kung di talaga malabas ng normal, usually kinakailangan cesareanin. So kung sila ay may risk ng asthma, one of the preventions we could give is fish oil. Bakit, Ma'am Jen? There was a study in 2014, ginawa siya sa mga batang may asthma at allergy. So ang ginawa nila, pinainom nila ng fish oil together with a normal diet. At nakita nila 85% ang reduction ng attack ng asthma. So, ano po yung gusto kong paliwanag dito? Ang mga scientists ngayon, hindi na naghahanap ng gamot. Ano nang hinahanap nila? Prevention. Pero syempre, pag inatake, kailangan bentolinan mo, gamutan mo talaga. Pero it would be better that we prevent the attack, alright? And something to protect the immune system, something to make your immune system ready is fish oil. And that has been proven in kids, what more in adult. Eh, yung ang study nyo, kung ano-ano fish oil lang ginamit, eh, paano pa kaya kung yusana pa? Diba? Yes. So, something to prevent, this is a good thing. And then, behavioral problem. So, hindi naman po ito yung gamot sa top-up, diba? Pero, usually, alam nyo, I've read some positive psychological books. Isa sa mga nakita ba't moody ang tao, kulang ng brain fats. So, kapag ka medyo parang moody ka, o kaya mabilis mainis, o kaya mabilis malungkot, unstable ang mood, fish oil din pag may time. Alright? So, this is a good product to consider. So, yung mga batang may ADHD, isa rin sa mga intervention, hindi para gamot, kundi para ma-stabilize lang yung mood, is the DH. Okay? Then, yeah, healthy vision, healthy pregnancy, and so, yung ating Biomega has 1,000 milligram of cold water fish oil. Okay, so, ito yung isang study, although 10 years ago ito, ang ginawa dito sa study, ito para mas maintindihan nyo lang, yung mga daga, ginawang toxic yung kidney nila. So, pinainom sila ng gentamicin. Kaya ingat kayo sa mga antibiotic, hindi nyo siya inamin pag trip nyo lang, ay, gentamicin, kapangaran ko, ito na lang. Isa sa mga butigan, ano pong antibiotic? Amoxicillin kasi yung crush ko si Amox, ganyan, di ba? Hindi ka iinom ng trip mo lang. There are some people who take gentamicin because they think it's cute. And don't you know that too much gentamicin can cause nephrotoxicity, ibig sabihin kidney damage. And pag may kidney damage ka, irreversible yan, hindi yan nababalik. But based on this study, although hindi siya ginawa sa tao, yung mga daga, ginawang nephrotoxic, nilagyan ng gentamicin. Ang ginawa nila is sinest nila, meron bang magagawa yung fish oil? And they found it out na yung mga daga, alright, na nabigyan ng fish oil, nagkaroon ng improvement yung kanilang kidney. Alright? Pero ito, ang masaklap lang dito is kinumpare yung kidney nung
nung may nephrotoxicity, so kumbaga magamaga siya. And then kinumpare yung kidney after uminom ng fish oil. Pero nalaman na lang nung pinatay na yung mga daga. Okay, so inotopsy muna bago nalaman yung improvement. So, why do we use animal first before humans? Kasi animals have possibility na anong mangyari sa kanila, pwede rin mangyari sa tao. And if the rats were protected with this, ito pa sinabject pa sa gentamicin, much more pa tayo na walang antibiotic pang nilagay. So, it could really protect our kidney. Okay, so, pwede ko pabigay yung copy ng presentation na to later at yung email para mapag-aralan nyo din. Tapos mahanap din sa link yung study. Okay? So, isa ding study is fatty acids are a very good alternative to NSAIDs. Ano po yung NSAIDs? Non-steroid and anti-inflammatory drug. Ito po yung mga pain reliever. Kung allergic ka na sa pain reliever, talagang di na makuha ng ibuprofen, paracetamol, aray, pinupukpok mo na sa sobrang sakit. So, hindi ko sinasabi yung pain reliever siya, but it will lessen the pain para hindi lalong tumaas yung pain tolerance. Okay? Then, next, before we thoroughly end, so, na-discuss na natin yung coenzyme Q10, na-discuss na natin yung Biomega. Before I started, di ba, we played the video, the Proflavanol C. So, ang Proflavanol C naman, is it has a great effect in the arteries and veins of our body. Itong mga cells na to, itong mga dugong ito, saan yung dadaloy? Sa mga ugat. So, dapat, yung mga ugat natin, stable. Okay? So, ano yung ginagawa niya? So, before we talk about this, ito yung discuss ni Brian Dixon kanina, right? Ang tawag dito ay, mabasa nga po, endothelial cells. Sabay-sabay po. Endothelial cells. So, typically, dahil maraming dumadati na dugo sa ugat natin, isa sa mga pugbog is yung endothelial cells. Anong ginagawa ng grapeseed extract? Ini-strengthen yan para hindi mabilis na pag-break. So, together with the endothelial cells, ma-epekto ang grapeseed saan? Sa skin, or right, sa outer layer ng katawan, and also, it protects us from certain damages. And other than that, it also gives us what? Energy as well. Okay? Then also, dahil siya ay antioxidant, this actually helps prevent oxidative stress. Then also, it was discussed that yung proflavanol C, it has an effect to actually what? Renew our skin, right? Renew our body and renew our cells. So, just to give you an idea, few years back, proflavanol lang yan, grapeseed lang yan. But based on clinical studies, na found nila na pag nilagyan pa na ng vitamin C, mas nagiging better yung effect. Tawag is synergistic or synergistic. So, nakita nila na yung proflavanol C could be a great way to boost the adult's health by what? By actually increasing what? Our antioxidants in the system. So, proflavanol C employs what we call the innovation na hybrid. Yung brown yan, yung grapeseed, yung somehow cream color, yun yung vitamin C. Okay, so, para na magka-idea tayo, ito ay isang study na kinandak, alright, at sinasabi dito na typically, pag namamatay ang cells natin, ang tawag doon, apoptosis. Paulit nga po, apoptosis. Okay. Minsan, may mga tao na napakabilis ng apoptosis. Namamatay agad yung cells. So, anong ginawa nila? Sinabject nila yung katawan sa apoptosis, tapos nilagyan nila ng grapeseed extract, at nakita nila, based on clinical studies, na bumagal yung apoptosis na nangyari sa mga tao na may grapeseed extract yung katawan. Sino ba yung prone sa apoptosis? Stress. Sino pa? Yung mga taong exposed sa environmental pollution. Sino pa? Obesity. Yung mga taong medyo obese. Lahat ng tao, or usually lahat tayo, nasasubject tayo sa apoptosis or cell death. And something to delay that is actually grapeseed extract. Bigyan ko lang kayo ng idea, ma'am, ano bang nangyayari sa apoptosis? Namamatay yung cells mo. E ano naman ngayon? Sa pagkamatay niya, naglalabas siya ng enzyme. Okay, anong enzyme? Tawag doon, peroxide. Alam niyo pa yung peroxide, yung papaputi ng buhok? Okay? Di ba nga yung itim na buhok mo, yumiyelo siya pag nagpe-peroxide? Imagine mo yung cells mo, magkaroon ng peroxide, anong mangyayari? Kung isa pumutok, yung peroxide na tumalsik, pupuntay sa isang cell at papatayin niya yung mga kapatid na cell. So, yung mga tao na laging nagsisell death, hindi yan maganda. Why? Kasi pinapatay mo rin yung mga kapatid mong cells. And this is very common for those who have what? Cancer. So, usually there are some doctors that aside from chemotherapy, you could discuss this with your oncologist, isa sa binibigay is grapeseed extract. Why? Kasi it delays apoptosis.
Kaya kung may mga narinig po kayo na yung mga kamari patotoo na, uy, gumaling, ganito, there's a high chance talaga na gumaling. Kasi prior pa sa USANA, ginagamit na talaga sa clinical researches na to prevent cell death, kailangan talaga ng grapeseed extract. Ang more scientific term nito, baka kasi may ma-check kayo sa internet, ang tawag natin dyan, pro-anto-cyanidids. Also known as grapeseed extract. So, bago pa ho na pahalakan ng USANA, ginagamit na po sa cancer treatment or even sa intervention in preventing cancer ang proanthocyanidins. Kaya blessed tayo. Bakit? Kasi ang taas ng proanthocyanidins natin sa USANA. Hindi kagaya sa mga ibang beauty products in the market na add-on lang. Diba? Parang kumbaga sa Happy Meal, ketchup lang yung proanthocyanidins nila. Tayo yung Happy Meal mismo yung proanthocyanidins. So, dapat nadadagdag ko sa ating system every day. You'll never know when cancer could strike you. And sometimes some people will only appreciate cancer dahil nandiyan na siya. Dahil meron na. So, again, I've always been telling this, experience is not the best teacher. Experience of others is the best teacher. So, we really have to protect our... Okay, so ito din, yung mga medyo mahilig mag-cough medicine, okay, yung mga konting samit lang, gamot agad, alright? It could have a negative effect in your body, and they found it out that something to help protect your lungs and clear your lungs are antioxidants that you can find from proanthocyanidins. Then ito din, nakita nila na yung proanthocyanidins has an effect to protect, ano yung hepatic, liver, ano yung renal, kidney. So again, a very good combination for cardiovascular health is the three products because these all products target the brain, the heart, the liver, and the kidney. So, we have quality products talaga that we could attest on. Okay? Actually, tatlo pa lang ito. Actually, usually in some trainings, one day talaga ko enzyme Q10 lang. But nonetheless, I would really encourage everyone to study the products better because you might know people talaga na nangangailangan ng mga ganitong produkto. So, mabat-in ko lang yung story na sinasabi ko for the past few weeks, di ba? In relation to USANA, there was, 3 months ago, yung nanay ko, kinuha na niya ako ng St. Peter Life Plan. Alam niyo po yun, yung St. Peter Life Plan? So, nagalit ako, kasi bakit, nak, naku, meron ka ng ganito, pwede kang living, ng ganito, ganyan. So, I got so angry, na ba't mo kinuha ng Life Plan? So, medyo na himaswasan ako ng gabi. I said sorry to my mom and sabi ko, sige, okay na yung investment na yan. Ba't mo nga ba kinuha yan? And sabi ng nanay ko, kinuha ko to kasi para prepared tayo in the future. So ano anak gusto mo, living or cremate? So sabi ko, wala. Hindi natin pag-uusapan yan. And nirelate ko ng konti sa USANA, na-realize ko, di ba usually we invest on this kind of investment? But some people, they don't invest in their health. Minsan, bigat na bigat sila sa 2 pairs ng essentials or bigat na bigat sila sa bottle of essentials. Pero pag na-hospital ka, magkano ang hospitalization na isang araw? 3 pairs of essentials. Bigla ka magkaroon ng cardiovascular disease dahil napabayaan mo through the years. Yung heart procedure mo, baka mamaya, mas mura pa yung 3 business center. Sana nagnegosyo ka na lang, di ba? So it would always be ano ba yung priority. We're not pushing these products for you to give sales to USANA. We're just giving awareness. Isa sa mga pinaka-busy na organ natin sa katawan, puso. Kaya pag hindi mo yan ininvestan, hindi mo yan inalagaan, hindi yan magiging what? Hindi yan magiging sustain for us. So take good care of your heart. And aside from these 3 products we have discussed, marami tayong mga product line that you could explore and discover. So if you would like to have a copy of the presentation, that is my email address, alright? I'll be posting a video first and I'll be writing my email address here on the board para din makahiligay ng kopya sa akin. So before I go, let's watch this video. Yes. Hey, how are you? Yeah, thank you. I got it. Wait, were you paying for some of that? I'm paying for some. No. Last time you paid, you're getting allowance from your mom. That may be true, but I got it. Don't worry about it. So you're making money fighting the business thing. Man, I'm here to talk business, bro. Give me the spiel. Come on. I gave you the spiel 2 years ago. Come on, we weren't buying 2 years ago. Oh, come on. Alright, okay. Alright, you got it. Okay, you ready? I'm ready. See this? Yeah, that's invited. Congratulations. You got a garage full of them. It's not just a vitamin. You can't get this in a store. This is different. This vitamin started with a really, really smart guy.
not a fancy businessman, either, a humanitarian, world famous microbiologist.